morning everyone. Today's video ay hindi po tayo magra-ride. Ang gagawin po natin ay mag-apply po ng tire sealant sa ating sasakyan. So sa harap natin ay isang Suzuki Desire 1.2. At kaninang umaga pag gising ko ay natuklasan ko na flat pala ang kanyang gulong. So today ang gagawin natin ay instead na tatanggalin natin ang kanyang gulong at dadalhin sa talyer, ay mas convenient na lagyan na lang natin ng tire sealant. Sa harap natin ay Kobe tire sealer, nabili natin online, mas mura kesa bibilhin natin sa labas sa shop dahil mga times 2 na ito sa shop. So sa mga hindi pa po nakagamit ng tire sealant or any brand instead of Kobe, ay mainam po ito. So mainam po na may dala-dala kayong mga tire sealant sa bawat biyahe ninyo para hindi nyo na kailangan magtanggal ng gulong pag na-flatan kayo. At ayun po, so samahan nyo po ako sa video ito at ipapakita po natin sa inyo sa mga hindi pa po nakagamit ng tire sealant kung paano mag-apply ng ganito. So, samahan niyo po. Salamat po. Ayan po, simulan natin ang paglagay ng tire sealant. Unang gagawin po natin ay kailangan ma-shake ito ng mabuti. Maghalo ng maigi itong kanyang mga sangkap sa loob. So, ito siya. May kasamang remover ng kanyang anong tawag ba ito? Valve, kanyuto. And then ilalagay natin dito sa kanyang kanyuto at pipihitin natin pa kaliwa. Ayan po, para matanggal. Ayan, madali lang siya tanggalin, malambot lang. So wala na tong hangin dahil flat na flat nga ito kanina. Kaya nilift ko na lang ng ating floor jack. So next, tapos na po natin siyang i-mix at ipapasok natin dito. Ayan, sa kanyang, so pinasok na natin sa kanyang lagayan ng hangin at i-squeeze natin. Ayan, madali lang naman. Ayan, pumapasok na siya, oh. Kitang-kita nyo. So, itong mga ito ang magtra-trap sa mga butas ng ating gulong. Ayan. Ayan. Kailangan ubusin natin ito. 500 ml po ito. Sa motor, sa mga gulong ng motor, ay pwede naman kalahati lang. Ayan, oh. Nasa loob na. Ayun, madali lang paglagay, hindi aabuti ng isang minuto. Ayan po, at ibabalik na natin ang kanyang valve. So maganda itong Kobe tire sealer dahil may kasama na siyang valve remover. Ito po. So balik natin dyan, tulak natin at pihit pa kanan, clockwise. Kanina pagtanggal ay counterclockwise. Ayan po. Ayan, lock na. So next na po natin na gagawin ay lalagyan na natin siya ng hangin. So ayan lang, ganyan lang po kasimple ang paglagay ng tire sealer. So goods na ito. Pwede na itong lagyan ng hangin. Saan kaya yung butas, no? Ah, ito ata, oh. Kailangan tanggalin natin. Yan po, nalagay na natin lahat ng laman ng isang 500 ml na Kobe tire sealer. At ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin ng hangin. So may inflator tayo dito. At hopefully okay na ito. So, lagay po natin. And then, set natin sa
33. Siya nga po pala ay na-order din natin tong inflator na ito sa online. So convenient din to pag kayo ay nag travel, kailangan may dala kayo nito at ito. So itong dalawa ay importante po ito. So nasa 33 na on. Huwag naman itong motor natin, ang dumi-dumi. Kailangan linisin mamaya. Yung bunsong anak na si Jaylen, malaki na. At sunod ang sunod sa akin. So, ayun po, nag-start na ang ating inflator at naabot niya na ang tamang amount ng PSI na kailangan niya, which is 33. So, antigas na. Ayun lang po, ganun lang po kasimple. So, maraming salamat po sa pagnood niyo. At see you on the next vlog. Alam!